Good morning mga kaibigan. Welcome back sa Garden of Kuyakoy. Oh, morning exercise ng ating aso, si Chabelito. Very early in the morning, gising na tayo at naka-ready tayo para sa pagtatapos nitong aking ginagawang trellis ng ampalaya at iba pang mga gumagapang na gulay sa nyugan. At background natin ang kulog at kidlat. Lumipas na yung bagyong Bising, pero tila yata yung ulap na dala ng bagyo ay nandito pa rin. Kaya tiyan, no? Na nakakaroon ng pagkulog at saka pagkidlat. Anyway, I spent 2 days na nakafocus dito sa aking trellis sa Nyugan. At ang goal ko bago matapos yung half day ay matapos ko na itong ginagawa ko para makapag-spray ako nitong mga ampalaya na nagsisimula ng gumapang. Okay, so bibigay ko sa inyo yung information na aking ginawa dito. Baka sakali ay applicable sa inyong mga lugar, ay pwede ninyong i-adapt. Okay, docs? Ayan. So itong aking ginawang trellis ay applicable lang sa mga nyugan. Mamaya, babanggitin ko sa inyo kung anong disadvantage nito. Okay, una ay yung advantage. Ang advantage dito ay hindi na kayo mangangailangan ng napakaraming mga poles o mga poste. Tulad niya, no? Kasi kailangan na lang na i-interval o ilagay na lang in between dun sa mga puno ng nyog. Itong mga puno ng nyog ay approximately 5 meters ang layo or yung agwat. Yan, kung makikita nyo, no? 5 meters ang agwat sa bawat puno. So ngayon, gumamit ako nitong binigay sa akin ng aking pinsan na yung galing to sa Super Sack. Napakatibay nito eh. Nylon straps. Yon, hinata ko lang. Paikot muna sa mga puno ng nyog. And then, naglagay ako ng poste sa gitna para magsilbing support. Ang purpose nitong poste sa gitna ay in case na bumigat yung trellis ay may sasalo dun sa bigat. At the same time, meron tayong paghahatakan itong strap na to para hindi mag yung bababa yung trellis sa gitna. Yeah, we will presume ano yung bunga ng ating mga gumagapang ng halaman ay bibigat ng mga 50 kilos sa gitna. Kung walang pose sa gitna, ang tendency niyan, babagsak yan. Yung word namin dito ay lundo. Ibig sabihin yung maglilin pababa yung trellis. At malaking problema yon sa maintenance. Hindi ka makapag-spray ng tuloy-tuloy kasi kailangan ingatan mo yung masyadong mabababa na trellis. So kinakailangan talaga mayroon kang poste sa gitna. And then ito, mayroon kang support na tulad nito ay kadalasan ginagamit ng ating mga magsasaka ay yung malaking tie wire. Number 12. Oh, kung walang number 14, number 12. Pero dahil nabigyan ako ng pinsan ko nitong strap ng Super Sack, tinanggal lang namin ni Mrs. to sa sako. So, yung napakalaking sako na binibit-bit ng crane na nilalagyan nyo ng mabibigat na mga bagay. Yun. Binigyan ako, tulad nito, binigyan ako ng aking pinsan. So, tinanggal namin dun sa sako at ito, napakahaba nitong strap na to. So, hindi ko to nire-recommend na hanapin ninyo kung hindi naman available sa lugar nyo. Pero kung ano yung resources na available, dapat pakinabangan para makatipid tayo. Kasi mahal na rin yung presyo ng mga materyales. Yung number 16 is about 70 pesos per kilo. So kung mas malaki yung diameter, aabutin siguro ng mga 100 pesos. 80 to 100 pesos per kilo. So malaking gastos. Pero dahil sa meron tayong strap tulad nyo, no, ay nakatipid tayo. Ayan. Gumamit din ako ng barbed wire, yung tinanggal ko sa bakod kasi kinakalawang na. Ayan. Ang purpose nito para meron tayong sabitan ng nylon ng tanse. Yan. So, magsisilbi din tong support sa gitna. Pero ang pinakamaganda nito ay sa perimeter dun sa paikot na trellis sapagkat kung maglalagay ka na ng tanse, isasabit mo lang na ganito, oh. No, sabit mo lang. Iikot mo dito sa alambre.
Then kukontrahin mo doon ng sabit, no, para hindi umikot. And then yun na, hindi mo na kailangan itali. Kasi sabit-sabit lang dito sa tusok ng barbed wire. Yun. And then hatak na doon sa kabila. Ganon din ang gagawin mo sa kabila. Sabit-sabit lang kapag barbed wire yung ginamit mo. Pero kapag itong strap lang o kaya yung tie wire, kinakailangan itali mo sa magkabilang dulo. Yun. So yan na. Kahapon natapos ko na yung paglagay ng tansi. Ito yung ginamit kong tansi. Oh, 140mm yung diameter. Test pounds is 100 pounds. Ito yung test pounds, yung lakas nito kapag ginamit ito sa pamimingwit ng isda. Yan o. So, ibig sabihin, mas malaki ito sa usual na ginagamit ng mga magsasaka. Kasi sa kanila, number 100 o yung 100mm. Pero sa akin, ito yung available dun sa hardware na nabili ni Mrs. ay 140mm. So, ang advantage nitong malaki ang diameter na tanse ay kahit medyo malalayo, ay okay siya. Kasi matibay. Tulad yan o. Yan. So, yung spacing ko nito ay approximately 1 foot or 12 inches. Kung malalayo, matibay yung tansi kasi malaki yung diameter. Wala namang problema kasi kapag gumapang na yung ampalaya ay magkukross lang yung mga vines dito. So, sisikip din yan kapag tiningnan sa matagalan. So, ngayon, yun na. Natapos ko na yung paglagay ng mga tansi at nandito na ako sa paglagay ng mga straps para magsisilbing support sa tanse in case na bumigat. Yun o. So ito ang gagawin ko kapag ganito, naka-X na dyan sa gitna, lalagyan ko na ng pole dito. Maglalagay ko ng poste para magsilbing support o sasalo sa bigat ng nasa gitna na yan na nag-cross na straps. Yan. Tulad nitong ginawa ko dito, ito tapos na to, itong panig na to. Ayan o. Doon sa parte na nag-cross na straps from post to post, naglagay ako ng panibagong poste para magsilbing support. Yan. So ngayon, natapos na natin yung paglagay ng trellis. Yan, kung makikita ninyo, no? Lahat na yan, nalagyan ng ito yung counter pole, tagahatak na poste. Para in case na bumigat yung trellis, maliban dun sa mayroon na siyang poste na vertical, ay mayroon ding magkukontra dito para hindi bibigay sa gitna. Ngayon, ang susunod kong gagawin ay pagagapangin ko na itong ampalaya. Approximately 1 month na to. No, medyo na-delay yung pagtubo nito dahil sa bagyong bising. Hindi ako nakapag-concentrate sa paggawa ng trellis, so hinayaan ko na muna yung ampalaya na gumapang. Kaya, well, in fact, yan o, namumulaklak na. At yung isang batch ng ampalaya na ito na tinanim ko dun sa isang trellis ko rin ay actually namumunga na eh. Pero prinun ko lang, tinanggal ko yung mga bunga para makapag-concentrate muna sa pagdami ng mga baging. So, dito, kasi nasa nyugan, maglalagay ako ng stick. Itutuso ko dito. Yan. And then, pupukpukin ng martilyo. And then, tatalian yan. Pakiat para magsilbing gapangan ng ampalaya. Panoorin niya. Ito lang aking ginagamit. Straw twine. Malapad to. Yan. So ngayon, ang ginagawa ko lang para makagapang yung palaya ay pupunit-punitin and then isasabit lang yung baging. Tuloy-tuloy yun. Habang humahaba yung baging, paakyat. Yun lang, pupunitin. Ito, i-den sabit. Ganun lang. Thank you.
So yun lang aking ginagawa sa ngayong araw. Tataposin ko yung trellis para makumpleto na yung support doon sa dulo. Sa bagay na yon. Pero sa party na to ay tapos na. So pwede na siyang, yung ampalaya pwede nang pagapangin, paakyat. So yun lang aking ginamit, ano? Itong plastic twine. Malapad. Para mabilis lang yung pag-akyat, yun, isasabit lang, ano? Pupunit-punitin lang yung tali at saka yun, isusok-sok lang yung vine, yung baging ng ampalaya, and then yun na. Tuloy-tuloy yan, kapag maglino naman dito, yun, punit, and then isasabit lang yung dulo ng ampalaya. Hanggang sa makaakyat sa trellis. And then dito, magbabawas tayo ng mga sanga, no? Ito yung mga ganitong mga extra na mga vines. Yan, ipupruning natin yan hanggang dito. Yan, approximately 1 foot below the trellis or sa canopy trellis. And then from here, hahayaan na natin siya na dumami. Yung kakalat niya siya sa trellis. At hahayaan na natin hanggang sa mamunga. Yan, so ang maintenance na lang natin ay pataba at saka pesticide. Okay. So ito ay approximately 300 square meters na ampalaya with may multi-crop ko dito na konting upo, tulad niya, no? Yon. Konting upo at saka yun na may sili. Yan. Meron ako dito about 1.5 month old na sili. Yan. So naka-intercrop siya dito. And then dito naman ay may konting marigold. Ang palaya pa rin ang main crop dito. Yun ang purpose kung bakit meron tayong trellis. And then, mayroon ako ditong naihalo naman eh. Sisimula pa lang na tumubo tulad niya. No? Yeah. So, wala namang problema sa intercropping na ganoon kasi yung mani ay root crop. Yung ampalaya ay sa trellis. Itong ating feature sa ngayon, ang paglagay ng trellis sa ating ampalaya sa nyugan. At ito ang pinakaiba, no? Ito ang pinakaiba ng trellis sa nyugan sa mga trellis natin na nasa open field. Kasi lahat ng poste ilalagay natin para malagay ng trellis. Samantalang dito sa nyugan, ay i-alternate na lang natin yung mga poste sa mga puno ng nyug. Okay. So, ang disadvantage nito, umuulan na. Ang disadvantage nito ay kapag nalaglag yung mga dahon ng nyug at saka bunga, babagsakan yung trellis. Yung mga dahon ng nyug o yung palapa ay sasabit sa trellis. Yung bunga naman ay posibleng sumabit din kapag kumpol na bumagsak o kaya kapag isa-isa ay babagsak doon sa mga twines. Ang tendency ay malalaglag yung mga bunga at mapuputol yung mga baging ng ampalaya. Yun ang disadvantage. Yung mga falling debris galing doon sa taas ng nyug. Ang advantage nito ay mababawasan na yung paggamit ng mga poles at saka tiyak matibay talaga to kasi matatag naman yung mga puno ng nyug. Okay, samantalang dun sa open field, magdidepende yung lakas ng trellis sa materials na gagamitin natin. Kung gaano kasikip yung mga poste, gaano katibay yung mga twines, at yung support na ilalagay natin. Pero ang kagandahan naman doon ay yung bukas na bukas, ano, tatamaan talaga ng sinag ng araw yung buong halaman. Samantalang dito ay magkakaroon ng partial shade. So, posibleng maapektuhan yung pamumulaklak at mamumunga ng mga halaman. But anyway, sa layo na 5 meters ay makakapenetrate pa rin yung liwanag ng araw para mamunga ang tanim ng ampalaya. Alright, maraming salamat sa inyong panunod mga ka-garden. Huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe, at click yung notification bell para sa mga susunod pa natin mga video. Ito si Kuya Koy para sa Garden of Kuya Koy dito sa Province of Albay, Philippines. Mabuhay, maraming salamat. God bless you all.